Okay, alright. Welcome back to my YouTube channel. I'm Monday's Vlog. Ito, talagang nakakaawa, nakakakilabot itong ating panonorin, mga kaibigan. Inuutos ni Senior Aguila na ibaon itong mga wala ng buhay na sanggol na tagpuan. Naku po, talagang laman ng video na yan ang ating tatalakayin. At kung bago pa lang po kayo sa aking maliit pa na YouTube channel, inaanyayahan ko po kayo, please subscribe. Sabay-sabay po nating i-like ang video na ito kung nagustuhan nyo po. Ako'y muling nakikiusap, mga kaibigan. Kung pwede lang ho, patapusin po nating panoorin ang kabuuan ng vlog na ito. At nang sa ganon, lubos po nating maunawaan. Eto na! Samahan niyo po ako, mga kaibigan. Kaya ito nang matay itong kapatay ito dahil binabawalan daw sila ni Senyor Aguila na mag-hospital sa baba. Asawa sa mga tao, kahapon. Pagkatalag, sa mga tinawag na ilis na yan sa tatay niya. Sana kayo, sana kayo bagong tatay din. Oo, sana kayo bagong tatay. Kasi lang yan, Goodwin. Kaharap mo kayo si Goodwin. Ah, dili na sila. Siyempre talaga sa akin. Dili na sila. Dili na sila. Sabi nito na kaya ito nang matay itong kapatay ito dahil binabawalan daw sila ni Senyor Aguila na mag-hospital sa baba. Asawa nyo. Sir, yes. Ay, siya, ay, amahan ha, aman. Siya ang amahan. Asawa mo ikuan. Siya ang amahan ng bata. Ha? Siya ang father ng bata. Siya na mismo nagsasabi. So, sinasabi ko na sir, may mga first aider kami dito. In times of emergencies, we have the registered nurse. Mayroon po kami mga ganun. Tapos, ma-refer ko nila going to Socorro Hospital, Arichon, Dapa. Ang dami pong mga cases. You have to check, sir. Marami po kaming admission sa Dapa, sa Socorro, sa Surigao. Uy! Check natin yan later. Check natin. Pero, itong statement ng testimonial ng father, anak niya, yan, no? Ilihor de... Sir, I'm not the authorized person, pero sa pagkakaalam ko, during that time na nakatay yung anak niya, nasa halaon siya, nangingis na. Sir Rickson, siya po yung kapatid ng asawa niya. Sir Rickson, hindi po ang authorized, pero yun po ang pagkakaalam ko. Wala si Randolph during the death of, doctor yata or son, hindi ko alam. Sir, wala po dyan sa pagkamatay? Hindi ko. Yun po ang alam ko. Wala siya. Nangis na si John. Siya daw nagpugo sa mata. Sir, namatay yung anak ko, 2020. Tapos? Yung nanganag, yung asawa ko, December 14, 2020, namatay siya, December 16. Nilibing ko siya, December. So, hindi ito, cemetery? Hindi. Ito, bago lang itong mag-cross. Bago ito po. Bago? Kailan lang ito ginawa? Kailan lang ito ginawa? Sir, after po nung COVID, wala pa pong permit din to. Wala pa pong permit. Nalilibing na kami. Oo. Tapos, ang ginagamit talaga ng ilibing, parang may option yung mga tao dito na ilibing. Gusto nila dito, ilibing. Pero, di ha, pwede ko dito. Okay. Tapos, ngayon lang, kasi ngayon lang doon na-execute yung death donation. Ngayon na lang taon, dito na talaga kasi yung nalilibing yung mga tao. Nilipat yung mga tao. Wala pong nalilipat, sir. Wala pong talaga. Yung sinasabi niya, nag-ilibing. Ito po, isa lang cemetery dito sa Kapihan, wala pong ibang area. Saan mo nilibing yung anak mo? Yung parang chimpo na? Yung doon sila nag-planning training. Sir, bakit namatay yung anak mo kanina?
Kasi yung anak ko si Arso, siya, pagpanganak siya. Oh, tapos, gusto ko siyang, kasi yung bata parang nakakain ng probe sa dahil sila talaga ang masusunod. Bakit yung piliti mong lumabas? Anong mangyayari sa inyo? May nakaharang doon dalawang gate. Hindi ka makalabas doon. Basta-basta dahil may mga agila na patay. Kahit kunwari agaw buhay, bawal lumabas. Okay, alright. Heto. Talagang nakakaawa, mga kaibigan. Mga sanggol na inosente na damay ho sa kalukuhan nitong Senyor Aguila, mga kaibigan. Okay, bago tayo magpatuloy ay ito pong video na ito pinapakita ko sa inyo ay aktual na pinuntahan ng ating pong Senador Bato de la Rosa Diano mismo sa loob ng kapihan. Natagpuan nga, hinanap at natagpuan itong pinagbaunan ng mga wala ng buhay na mga kawawa na sanggol. Binaon ito at binawian ng buhay dahil din ho sa kagagawan. Utos na binaon ni Senyor Aguila dahil wala na pong buhay, binawian din po ng buhay dahil din po sanhi ng pagka ika nga po'y wala na ang buhay. Pagka, hindi ko kasi pwede sabihin yung term na ano eh, kasi mapaparusahan ako ni YouTube. Sanhi po ng pagkawala ng buhay niya nang dahil din po kay Senyor Aguila, mga kaibigan. Ha? Talagang matindi. Palakpakan po natin itong si Senador Bato. Ayan, dahil alam ko po, puro sigido at taos puso siya nagsisilbi sa pagkakaroon po ng ustisya dito. Dahil marami ko pong video na nakikita ay talagang kahit pa araw po ng break nila ay nandoon saksi na personal niyang hinanap ang libingan ho ng mga nakabaon na wala ng buhay na biktima ni Senyor Aguila. Maraming salamat po, Senador Bato. Alam ko po na trabaho nyo yan, but siyempre po, kailangan ko rin po na ika nga po'y patunay kung talaga pong ginagawa nyo. That's why, kaya po pinapalakpakan ka namin ay ginagawa nyo po. Eto, talagang ako'y mga kaibigan, tingnan po muna natin itong babae na makikita nyo diyan yung maikli ng buhok na sumasagot ho at nagpapaliwanag. Aha, na isang sinungaling din po itong babae na ito, mga kaibigan. Ha? Ay akong kaharap ko lang ho ito, ay hindi ko alam kung ano ang sasabihin ko sa kanya. At hindi ko alam kung ano ang kasakit na ipaparamdam ko po sa kanya. Yung babae ho na sekretary ni Senyor Aguila, maikli ang buhok, na alam ko ho, ito ay isang teacher din, isang guro na pumunta ho diyan sa Kapian na ika nga po nadoktrinahan din ng kasinungalingan ni Senyor Aguila. That's why pinagtatanggol po ito ngayon nito si Senyor Aguila. Kita niyo ho, hindi ko na ulitin. Ano ho ang masasabi niyo dito sa babae na ito? Unang impression ko pa lang doon sa unang video before na lumabas ay buo ubod talaga ng kasinungalingan itong babae na ito. Ewan ko ba naman, bakit ko napansin yon? Noon ko pa gustong pansinin ito. Akala ko nga kasama dapat ito sa Senate hearing para maimbestigan din. Sapagkat kung mapapansin nyo kung mananalita ay binabaligtad pa
itong ama ng biktima. Itong ama ay binabaliktad na pinapalabas pa na kasinungalingan, mga kaibigan. Ha? Yun lang po ang gusto kong ipunto. Pansinin niyo po itong babae na ito. Hinding-hindi po mapagkakatiwalaan at ubod ng kasinungalingan. Yang unang impression ko sa kanya nung unang nakita ko po ng interview, hanggang ngayon po nakita ko pa rin diyan sa video na yan, ay ubod ho ng kasinungalingan. Talagang kung kaharap ko lang ho ito, hindi ko alam kung ano po ang masasabi ko sa kanya. Maraming dahilan eh, mga kaibigan. Kita mo, babalik ta rin pa ang pangyayari. Nagmamayabang, kita mo, inuutosan pa si Senador Bato, mga kaibigan. Para ba nagmamalaki pa na dapat siya ang paniwalaan? But anyway, hindi po yan ang dapat ating ikangaibigyan ng diin. Pinadaanan ko lang ho. Dahil gusto ko itong kutusan eh. Gusto kong katukin ito sa ulo eh. Nang magising sa katotohanan, mga kaibigan. Kaya lang eh, malayo ako eh. Kung malapit ko ito, tinuktukan ko ito sa ulo, itong babae na ito. Hindi ko gusto ang ginagawa niya. Kahit sabihin niyo pa na hindi ako tama. Hindi ko gusto ang ginagawa niyang babae na ito. Dapat isama yan sa pag-iimbestiga. Isama sa imbestigahan. Dahil sekretary ito eh. Malaki ang kinalaman nito na mga kawalang hiya ang pang-abuso na kahit alam niya ay tikom ang bibig niya. Dahil ang loyalty niya ay nandito ho kay Senyo Aguila. Naku, napahaba na naman. Ha? Eh, hindi dapat natin topic yun eh. Pinadaanan ko lang. Okay, maliwanag po dito sa video na yan, mga kaibigan, ay nahanap itong mga bangkay na dati sa Senate hearing. Sa Senate hearing pa lang po ito tinatalakay. At ika nga po yan na actual video na makikita nyo ho. Yan po ang pinagtatalunan diyan sa Senate hearing na ika nga po pinabubulaanan din nitong kampo ni Senyor Aguila na wala pong nangyayaring ganyan. Naku po, ang matindi pa, mga kaibigan. Marami hong mga batayan na binaundo yan na wala ng buhay. Hindi ko lang pinakita ho ang full video dahil mahaba na. Abangan po sa mga susunod kong vlog ang nakakakilabot na katayuan nitong mga binaon na sanggol na nadamay ho dito sa kalukuhan ni Senyor Aguila. Maliwanag po doon, mga kaibigan, sa aking upload, ilang oras na po ang nakakaraan. Marami pong bata ang biktima na ika nga ho ay hindi pa niregla ay binaunan nitong si Senyor Aguila. Alam nyo na ibig kong sabihin kung ano ang binaon niya doon sa kwarto. Ayon po sa testimonya ng isang nagsiwalat, ay binaunan itong hindi pa niregla na mga bata na minor de edad bago ikasal, mga kaibigan. Ha? At iba naman ngayon ang nangyari dito sa ating tinatalakay na ito. Ha? Binaon naman po ng wala ng buhay na utos ho ni Senyor Aguila, mga kaibigan. Nakakaawa ang mga batang ito. Sino ang dapat pong sisihin dito? Sino ang dapat parusahan? Ha? Naku po, napakaliwanag po. Kahit hindi dumaan sa masusi ng pagsusuri. Ah, kung pagbabatayan lang ho ang mga testimonya. Maliwanag pa ho sa sabaw na mainit na ang dahilan ho ng pagkamatay nito mga bata na ito na inosente na pinabao ni Senyor Aguila diyan ho sa lupa ay si Senyor Aguila ho ang dapat sisihin. Dahil dapat buhay pa po ito hanggang ngayon na makikita po natin na naglalaro sa lansangan itong mga bata ito ngayon. Subalit wala pong buhay dahil pinigilan ni Senyor Aguila na ikangahoy. Dalhin sa isang malapit na ospital upang bigyan po ng kakulang lunas ay pinigilan ho. Dahil ang sabi niya, siya ang makapagpapagaling. Siya ang doktor, siya ang gagamot. Kasinungalingan mo, hinayupa ka, mga kaibigan. Ha. Makikita nyo ho diyan.
Sa ika nga po ay sinitiring, napakaamo na mukha, nagpapauha. But di ano, nung mga nakaraang interview ni Senyor Aguila, makikita nyo po, lumalaban, maraming tao sa paligid niya, may gumaganong-ganong pa. Ganyan ho ang style ng pagkatao ni Senyor Aguila. Mahilig man lin lang, waring mamunto pa, lumalapit sa kapwa tao, aakitin. Pag naakit ka, 100% biktima ka ng kalukuhan, mga kaibigan. Nako po, gusto ko dito sanang marami pang talakayin tungkol sa pagbaon ho ng mga bata. Kaya lang kinikilabutan ako. Doon sa mga video nakita ko at pinanood ko ang full video nito. Ang dami ho nakabaon, basta nakabaon lang. At yung ibang bangkay ho, hindi ko na ipakita sa video na ito. Kasama ho ang NBI, kinuha, hinukay upang suriin kung ano talaga ang sanhi ng pagkamatay nitong mga inosente na ito. Okay, alright. Sana ho nakuha nyo ang gusto kong ipunto dito, mga kaibigan. Talagang ako po ay naaawa dahil ako po ay isang tatay din. Isang tatay na kapag ang iyong anak may kaunting karamdaman lang, ay napakasakit po. Masakit ang nararamdaman ng isang magulang. How come na ganito pa ang mangyayari? Ginawa po ng lahat ang tatay niya para mailigtas ang buhay ng kanyang anak. Subalit, wala po siyang magawa. Dahil hinaharang ho ni Senyor Aguila na ayaw pong ipadala diyan ho sa ospital, mga kaibigan. Maliwanag, mga kaibigan, na dapat sisihin. Dapat ito ang ituring na ika nga po'y nagbawi ng buhay dito sa batang ito ay si Senyor Aguila, dahil kung pinayagan niya ho ito na dalhin sa ospital, malamang ngayon ho malusog ang bata naglalaro, mga kaibigan. Okay, pasensya na po at dakuha muna natin itong shoutout dahil ilang ano na po tayong hindi nagsha-shoutout, mga kaibigan, ha? Medyo talaga naawa talaga ako dun sa mga bata eh. At naawa din dun sa kanyang ama. At kumukulo ang dugo ko dito sa babae na ito na binabaliktad pa ang pangyayari. Kilala niyo po yung babae na yan, ha? Kasi ibang style niya eh. Ubod ng sinungaling, mga kaibigan. Dahil sa loyalty niya kay Senyor Aguila, nagagawa niyang magsinungaling sa harap ng camera. Yan babae na nakikita niyo na ika nga po'y kinausap ni Senador Bato. Ito, shoutout po muna at ilang araw na tayo hindi nagsya-shoutout dahil kinukulang po tayo sa oras. Buat kay Dorit, nasaan ba ito? Sandali ha. By kay Susan, ha? Susan, shoutout po at maraming salamat. Pag natikman nyo ang mga bata, yun ang sabihin niya, papunta siya sa langit. Uy, maraming salamat po sa lahat na nagbigay ho ng public opinion dito sa aking ilang hours na upload. Napakarami ho ng nagbibigay ng public opinion at naaawa ho sila dahil ramdam nila at may anak sila eh, mga kaibigan. Maraming salamat po sa lahat na nagbigay ng public opinion. Kung hindi pa po nyo nabibisita ang aking upload ilang hours na nakakaraan, pwede nyo bisitahin. Pakilike nyo lang po, mga kaibigan. Maraming salamat po. Buat kay Rico Family. Rico Family, shoutout. Nakakaawa ang bata kung medyo may edad ka nga na ika nga po virgin pa, nahihirapan yan. Bata pa, dapat parusahan, sabi niya. Maraming nagbibigay ng simpatiya, mga kaibigan. Buat kay King na. King na, shoutout. Wala na siyang ibang gawin kundi sabihin ang katotohanan kasi walang malakas ang loob magsalita, lalo na sa Senado. Yun nga ho. At kahit pa anong sabihin, nakatotohanan itong si Senyor Aguila. Kung sino mang ituro niya na nagmamando sa kanya, kung sino ang utak dito,
ay 100% po na damay po siya dito, mga kaibigan, dahil ginawa niya po, mga kaibigan. Okay. Nasaan na ba tayo? Siguro totoong may negosyo nga ipinagbawal na gamot sa high-tech yung mga gamit nila sa recording studio at FM station na panoorin. Buhat kay Blaze by. Maraming salamat po. Ha? At yun nga po. At heto. Buhat kay last na po muna. Wala na tayong oras. Buhat kay Shandar Vlog. Si Randy, maraming salamat po sa pagbibigay ng tunay na impormasyon at public opinion. Maraming salamat din po, mga kaibigan. Okay, pasensya na po kung hindi nakuha at nabasa ang inyong public opinion sa susunod po natin vlog. Asahan nyo po at baka mapasama nyo, mapasama inyong mga public opinion. Hindi ko po pwede pagbigyan ngayon at napakadami, kukulangin po tayo sa oras. Okay, at ito nga po, sana ho nakuha nyo ang ating punto de vista dito sa ating tinalakay. Maliwanag naman po diyan, yung video na napanood nyo ay si Senador Bato na aktwal na pinuntahan noong nakaraang araw itong kapihan at na natagpuan nga ho ang mga bata na wala ng buhay na binaon diyan po sa hukay. Nako po, talagang nakakaawa ho, mga kaibigan. Okay, alright, maraming salamat po at pagpalain po tayo lahat diyan po sa comment section. Huwag niyo pong kalimutan, pwede po kayo magbigay ng public opinion. At sabay-sabay po natin i-like ang video na ito. Pagpalain po tayo lahat. Bye-bye. Palakpakan po tayo.